Welcome back to my YouTube channel. So, may bago na naman tayong video lesson. Ito ay tungkol sa radicals pa din tayo. So, ang topic natin, dividing radicals of the same index. So, same index. So, ito madali lang to class. So, kapag nagdi-divide tayo ng dalawang radical expression, pero pareho naman ang kanilang index, pwede natin silang pag-isahin sa isang radical sign. And then, kapag pwede silang i-divide, divide natin sila. Okay? So, pero kasi ang technique lang kasi dyan class, kapag yung radicand mo sa taas, ay pwedeng i-divide sa radicand mo sa baba, i-divide mo. Pero pag hindi, at ang kaso naman ay yung iyong radicand dito ay perfect and truth, tapos yung sa baba, perfect and truth din, sagutan mo muna yon bago mo sila i-simplify. So, yung bago mo sila, kung pwede sila ng i-lowest term, i-lowest term sila. So, paano ba yung sinasabi ko? Halimbawa, meron tayong, meron tayong the square root of 54 divided by the square root of 6. Ayan. So, sa kaso natin dito, sa number 1, si 54, hindi naman siya perfect square. Yung 6, hindi din siya perfect square. Pero, pareho silang square root. So, pwede natin silang pagsamahin sa iisang radical sign. So, pwede, since pareho naman silang square root, pagsamahin natin sila sa iisang radical sign. So, we have 54 over 6. And then, it happens na si 54 at saka si 6 ay pwedeng i-divide. Okay, so pwede silang i-divide. And then, sagutan natin. So, 54 divided by 6, it is 9. So, may radical sign pa rin yan. So, we have the square root of 9. And then, hindi pa ito yung final answer natin kasi kailangan natin ng simplified answer. It happens na yung ating quotient kay 54 divided by 6 ay perfect square. Perfect square kasi square ito. So, may perfect square siya. Ang square root ng 9 ay 3. So, therefore, ito na yung final answer natin. See, class, hindi man sila perfect square pero pwede naman silang i-divide. Pareho ang index nila, so pwede silang pag-isahin sa iisang radical sign. Okay? And then, simplify, we have square root of 9 is equal to 3. So, ganyan lang po. Let's have another example. Kunyari, meron tayong the cube root of 24 divided by the cube root of 3. So, hindi naman, hindi perfect cube ang 24, hindi rin perfect cube ang 3. Okay? So, pero si 24 tsaka si 3, divisible sila sa isa't isa, pwede silang i-divide. At nagkataon na pareho sila ng cube root, so pwede natin silang pag-isahin sa iisang radical sign. So, magiging cube root of 24 over 3. Tapos, pwede natin i-divide to, diba? So, pwede natin siyang gawing cube root of 24 divided by 3, ito ay 8. And, si 8, perfect cube ito. So, tingnan nyo lang dun sa list ng mga perfect roots na binigay ko sa inyo. So, ang cube root ng 8 ay 2. So, ang final answer natin ay, have another example. Okay, halimbawa meron tayong cube root of x squared over cube root of x. Okay, so, pag-isahin natin sila sa iisang radical sign. So, ito ay magiging cube root of x squared over x. So, dito class, pwede natin itong i-divide. Okay? Pwede natin silang i-divide. Gamitin natin si quotient rule ng laws of exponent. So, ito ay magiging cube root of x. Pareho silang, pareho tayo ng base. X, diba? So, x raised to 2 minus the imaginary 1. Okay, ang ina-apply natin dito ay si quotient rule ng laws of exponent. So, we have cube root of x, copy lang natin, 2 minus 1 is 1, pero hindi na natin sinusulat ang imaginary 1. Therefore, ang final answer natin ay the cube root of x. Okay, next example natin, halimbawa meron tayong 25 the square root of 27 over 5 square root of 3. Okay, so meron tayong numerical coefficient sa labas ng ating radical form. Okay, so yung ating aganto class ha, pwede po natin, kung pwede nating i-divide ang numerical coefficient, i-divide natin. Yes po, pwede tayong mag-divide sa labas at sa loob ng radical
assign natin. Okay, yun ay kung sila ay divisible sa isa't isa. Okay, so paano gagawin natin dito? Ang numerical ng ating numerator ay 25, ang denominator naman natin ay 5. So pwede natin silang i-divide sa isa't isa. Pwede natin silang paghiwalayin. So pwede nating sulat as 25 over 5. Tapos pareho naman tong square root, hindi naman perfect square ang 27 at 3, pero parehong square root yan. So pag-isahin natin sila sa loob ng radical sign, we have 27 over 3. Okay, sasagutan natin, 25 divided by 5, ito ay 5. So we have the square root of 27 divided by 3, ito ay 9. Okay, so hindi pa to ang final answer kasi ang square root of 9 pwede pang i-simplify. So ito ay magiging, yung 5 sulat lang natin yan. So palitan natin yung square root of 9 ng square root niya. Ang square root ng 9 ay 3. So dahil ang square root ng 9 ay 3, itatimes mo ngayon yung numerator mo na nasa labas dun sa square root ng 9, which is 3. So ang final answer natin ngayon ay 15. Ganyan lang po siya. Okay, another example ng meron tayong numerator ulit. So, ganun ulit, divide natin ng bukod yung ating numerator. So, we have 18 over 6. Parehong cube root yan. So, hindi naman perfect cube ang 128. Ganun din si 2. So, pag-isahin lang natin sila sa iisang radical sign. So, ito ay 128 over 2. Okay, next. 18 divided by 6, ito ay 3. And then, we have cube root of 128 divided by 2, ito ay 64. Okay, tama? And then, next na gagawin natin, ang 64, ito ay perfect cube. So, kunin natin yung cube root ng 64. So, kopyahin lang natin yung 3. So, gagawin na natin yung times kasi papalitan na natin yung cube root ng 64. At ang cube root ng 64 ay 4. So, 3 times 4, ang final answer natin ay 12. Ganyan lang. Another example. Let's say we have the cube root of 36 divided by cube root of 6. So, hindi sila parehong perfect cube, pero pareho silang cube root pag isahin natin ng radical sign. So, we have cube root of 36 over 6. O, pwede naman silang ma-divide sa isa't isa. So, we have cube root of 36 over 6 or 36 divided by 6 ay 6. So, ang tanong, may cube root ba ang 6? Wala. So, dahil wala siyang cube root, eto na yung final answer natin. Ganyan po siya. Okay? So, I hope nakatulong ako sa inyo. So, see you sa aking next video lesson. Bye!